kasi nakikita ko sa kanilang dalawa no dito sa Kairin yung mga younger version ng Kimpaw, 'di ba? Kasi tingnan niyo mga chika, hindi ko rin talaga ano eh masabi kung bakit, pero nakikita ko yung itsura ni Kimmy before nung siya ay nasa PBB pa sa itsura ngayon ni Kai. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating Munting Channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balita. Nagpipiesta ngayon ang mga fans ni Jaren Garcia at Kai Montenola dahil sa isang unexpected twist of event na nangyari kahapon lamang. At yan nga no, ay nung biglang sumabog sa social media yung mga kilig moments ni Kai at ni Jaren nung sila ay nasa Mall of Asia. Maski ako ay nagulat dahil ang akala ko si Jaren ay isi-ship either kay Fiang or kay Jazz, habang si Kai naman mga chika no ay isi-ship dito kay JP. Mga chika, sa mga hindi pala nakakaalam ano, yung ibig sabihin ng ship ay i-prepare, parang gagawan kayo ng love team, kumbaga i-prepare kayong dalawa. So, ang nangyari nga dito mga chika no, ang nagkatuluyan sa huli ay sina Jaren at si Kai. So silang dalawa mga chika yung isinip sa isa't isa. Ngayon marami rin talaga yung nagulat ano, lalo na yung mga Fiang fans, kasi si Fiang alam natin yan, medyo ano siya mga chike, let's say crush niya si Jaren. Pero kasi yung management decision mga chika, may bulong-bulungan na to eh, na talagang yung management ipinipair si Fiang kay JM. So talagang silang dalawa na mga kachika, management decision, and wala tayong magagawa. Kaya si Jaren mga kachika ay bumagsak ngayon kay Kai. And at po ni mga chika, no, marami ng previous PBB housemates ang talaga namang isinisip din kay Jaren, pero parang ayaw ni Jaren eh. Dito lang siya pumunta no, dito lang siya umaten nung si Kai na yung kanyang makakasama. Tinitingnan ko nga mga chika yung videos and pictures, tapos si Jaren eh may mga physical contact na siya kay Kai, and si Kai naman parang okay na okay sa kanya. Alam niyo yun, very natural, very sweet. Kitang kita natin mga chika sa mga mukha nila na talagang gusto nila yung ginagawa nila para sa isa't isa. So this is such a good news mga chika. Actually may tawag na nga sa kanilang pair, di ba? Ang tawag sa kanila ay Kairen, di ba? Ang sarap pakinggan eh. Ngayon nakakatuwa kasi aside from Kimpaw mga chika no, eh ngayon lang ulit ako kinilig ng ganito. Kasi nakikita ko sa kanilang dalawa no dito sa Kairen yung mga younger version ng Kimpaw, di ba? Kasi tingnan niyo mga chika, hindi ko rin talaga ano eh masabi kung bakit, pero nakikita ko yung itsura ni Kimmy before nung siya ay nasa PBB pa sa itsura ngayon ni Kai. Kumbaga parang iisang tao sila mga chika. So kaya gusto ko si Kai kasi nakikita ko sa kanya si Kimmy. So ngayon nga ang nangyari, di ba, si Kai at si Jaren para tuloy ano mga kachike, yun nga, younger version sila ni Kimmy at ni Paolo. Kasi si Kai, di ba, Chinita, Cebuana, Bisaya, tapos mga chika, talented, mabait. Kumbaga tawag nga sa kanya ng mga fans niya, ng mga netizens, eh full package na siya. Kaya naaalala ko sa kanya si Kim Chu. Habang si Jaren naman mga kachika, eh tahimik na tao lang, kalmado lang. Most of the time mga chika, mas prepare niya yung makinig kaysa magbida-bida eh, di ba? Then talented din siya at mukhang mabait din mga chika. Kaya ang nakikita ko naman sa kanya ay si Paolo Abellino. Kumbaga pareho silang ano eh, more on action eh rather than words. Kaya nga dito mga chika no, sa ginawang pairing sa Kairen, I think everyone will agree with me, particular na sa mga fans nila, na talagang bagay na bagay silang dalawa. For me, definitely malayo ang mararating
feeling nila mga chika. Sana lang wag silang magbago kung ano yung personality nila ngayon. Ganun pa rin sila kahit magkaroon na silang maraming projects. Who knows, di ba? Malay ba natin mga chika sa future, sa hinaharap, si Kai at si Jaren, yung maging successors ni na Kimi at ni Paolo. Kaya nga minsan mga chika, hindi ko maiwasan, ano? Kumbaga nabivisualize or nai-imagine ko, ano? Na bawa parte sila ng isang series or movie. Tapos partner sila. Then yung role ni Kai doon, eh, alam niyo yun, yung makulit, kalub na babae. Habang si Jaren naman, eh, may pagkasuplado, tahimik lang. Kaya pa, di ba parang kimpaw na kimpaw yung datingan mga chika. And very natural, ganun talaga sila sa totoong buhay. Hindi na nila kailangang umarte ng todo-todo. They're just being themselves. Kaya ngayon mga chika, eh, abang-abang lang muna tayo ha, sa mga upcoming Kairen updates. Definitely, eh, bibigyan ko kayo ng updates kagaya ng ginagawa ko kay Kimpaw dito sa newborn love team na ito ng ABS-CBN. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!